lang guys, sa video na to ay papakita ko sa inyo yung pagluluto ko ng ginataang kalabasa at sipaw. Tara, samahan niyo ako guys! Okay, ito yung mga pangunahing sangkap. Siyempre, of course, sitaw, talong, and then kalabasa. Okay, so, ito yung mga gulay na igagata natin, guys. So, yung isasahog natin dyan ay giniling. So, yung gagamitin kong gata, guys, ay yung powder. Powder na gata. Kasi, ano, ito yung nandito. Ito yung available na nandito kasi para hindi na lang bibili sa labas. So, syempre, lagay muna natin siya sa mangkok. So, yung gata powder, bubuhusan natin ng mainit na tubig. Bubuhusan natin ng mainit na tubig. Pagkatapos ay hahalu-haluin. Kasi kapag niluto na natin yan, niginisan natin, tapos nilagay natin yung powder, magbubuo yan guys pag hindi mo siya nilusaw muna sa mainit na tubig. So, lulusawin muna natin yung gata powder. Okay. Ngayon, tapos na to. Ngayon, i-ready naman natin ang ating mga gulay. Hugasan natin ng maayos ang ating mga gulay. Okay, always remember na bago natin liwain guys yung mga gulay natin, kailangan hugasan muna natin. Pakahugas-hugas muna natin. Kasi kapag hinugas muna, kapag hugasan mo, bago mo liwain, matatagal na yung mga, ano yan, yung mga nutrients ng gulay. Hugasan muna natin ng maayos para hindi na natin uugasan pagkatapos natin yung wire. Tapos guys, usually, yung ginagawa ko kapag giniling yung pinagsasahog ko, pinapakuluan ko muna yung pinilip. Pinabrown ko muna para matanggal yung lansa niya.
ating own version ng ginataang gulay. Kaya na!